Marshall Peak, Kabanata 2657. Pandarambong. Sa daan, si Yang Kai ay maaaring ituring na isang taong may kaalaman, ngunit nabigla pa rin siya sa yaman ng Second Passion Sect. At ang napakalaking kayamanan ay magiging kanya mula ngayon. Ito ay talagang isang windfall mula sa langit. Marami pa dyan. Biglang tumuro si Jiao. Napatingin ang lahat sa direksyon na itinuro niya at nakita ang tatlong entablado ng bato sa pinakamalalim na bahagi ng grotto. Ang bawat platapormang bato ay nababalutan ng isang magaan na hadlang, at isang kahon ang inilagay sa bawat isa sa kanila. Ang katotohanan na ang mga ito ay maingat na napanatili ay nagpakita na ang mga bagay sa tatlong batong platapormang ito ay talagang pambihira. Masiglang naglakad si Yang Kai, kinuha ang token na nagbukas ng kamalig noon, at casual na iwinagayway ito sa isa sa mga stone platform. Sa isang flash ng ilaw, bumukas ang light barrier. Direktang kinuha ni Yang Kai ang isang mahabang kahon na nakalagay sa stone platform. Tingnan natin kung anong uri ng kayamanan ito. Ang tatlong Monster King ay nagsama-sama at tiningnan ito ng may labis na interes. Lahat ay na-curious, at ang Monster Kings ay walang pagbubukod. Tinimbang ni Yang Kai ang mahabang kahon sa kanyang kamay na may kakaibang ekspresyon at sinabing, "Mukhang walang laman. Hindi pwede." Natigilan si Ying Fei. Mukhang ayaw ding maniwala sina Xi Wu Wei at Shi Lei, ngunit alam din nila na walang dahilan si Yang Kai para magsinungaling sa harap nila. Sa ilalim ng tingin ng lahat, binuksan ni Yang Kai ang mahabang kahon sa kanyang kamay. Oo naman, ito ay walang laman. Bakit bukas na bukas ang isang kahon na walang laman? Galit na sabi ni Ying Fei, medyo nabigo. Sinulyapan ni Yang Kai ang kahabaan ng walang laman na kahon at biglang may naisip. May inilabas siya sa kanyang space ring. Pagkatapos, inilagay niya ito sa kahon, na akmang-akma. Ito ang Emperor Artifact na ginamit ni Feng Zuan noon. Napataas ang kilay ni Xi Wu Wei nang makilala niya ang Emperor Artifact na inilabas ni Yang Kai. Tumanggaw si Yang Kai at sinabing, "Ang Wind Thunder Divine Spear, ito raw ay relic ng Second Passion Great Emperor. Kaya ganyan yan. Kung ganoon, itong Wind Thunder Divine Spear ay original na naka-enshrine dito at dadalhin lang kapag kailangan ito ni Feng Zuan." Biglang naintindihan ni Xi Wu Wei. Dapat ay ganyan. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang artifact na naiwan ng kanilang ninuno. Kahit na si Feng Zuan ay ang sect master ng Second Passion Sect, hindi niya maaaring dalhin ang Emperor Artifact na ito sa lahat ng oras. Tumanggaw si Yang Kai at iniligpit ang kahon. Ngayon, tiyak na ang Wind Thunder Divine Spear ang orihinal na inilagay sa walang laman na kahon na ito. Para sa natitirang dalawang item, dahil time ding inilagay ang mga ito dito, tiyak na hindi magiging mas mababa ang halaga nito kaysa sa Wind Thunder Divine Spear. Nagtataka din si Yang Kai kung ano ang nasa natitirang dalawang kahon, kaya hindi siya nagdalawang isip. Agad niyang isinaaktibo ang mga paghihigpit sa dalawang platform ng bato at kinuha ang isang kahon upang tingnan. Mabilis na kinuha ni Ying Fei ang isa pang kahon. Itinaas ni Yang Kai ang kanyang kilay at sinabi ng may maningning na mga mata. Ito ay, sa sandaling buksan niya ang kahon sa kanyang kamay, isang napakadalisay na world energy ang lumabas, na sumasalamin sa Emperor Qi sa kanyang katawan. Para bang ang purong espiritual na enerhiyang ito ay lubhang kapakipakinabang sa paglilinang. Source Crystals, nagpatuloy si Xi Wu Wei, ngunit hindi nagtagal ay nagbago ang kanyang ekspresyon. Hindi, ito ay isang top rank na Source Crystal. Top rank ng Source Crystal. Nanlaki din ang mga mata ni Shi Lei habang nakatingin sa kahon sa kamay ni Yang Kai. Maging si Jiao, na naging kalmado sa lahat ng oras na ito, ay hindi maiwasang tumingin. Ito talaga ay isang top rank na Source Crystal. Ngumisi si Yang Kai at inabot ang kamay upang maglabas ng isang bagay na kasing laki ng hinlalaki at malinaw na kristal mula sa kahon. Ang source crystal na ito ay isang sukat na mas maliit kaysa sa high rank source crystal, ngunit ang world energy na nakaimbak sa loob ay hindi maihahambing sa high rank source crystal. Sa buong star boundary, kapag ang isang cultivator ay nakakultivate sa antas ng Emperor Realm, ang low rank source crystals at maging ang mid rank source crystals ay hindi gaanong magagamit. Sa pangkalahatan, ang isang cultivator sa Emperor Realm ay gagamit ng high rank source crystal para mag-cultivate, at ang ilang transaksyon ng mahahalagang bagay ay gagamit din ng high rank source crystals bilang medium. Ngunit sa itaas ng high rank source crystals, mayroong mas magandang pag-iral na tinatawag na top rank source crystal. Kung ikukumpara sa high rank source crystals, ang top rank source crystals ay bihira lang at napakahirap hanapin. Kadalasan, kahit na sa isang daang source crystal load, maaaring hindi mahanap ng isa ang isa o dalawa. Ang bawat top rank na source crystal ay nabuo sa pamamagitan ng pag-agaw sa magandang kapalaran ng langit at lupa. Nabalitaan na ang nangungunang mga source crystals ay may maraming gamit,
Ngunit ang pinakakapakipakinabang para sa isang cultivator ay ang makalusot sa mga tanikala. Kung ang isang cultivator ay nakatagpo ng isang bottleneck sa kanilang cultivation, ang top-rank source crystals ang magiging pinakamahusay na auxiliary external force. Bukod dito, wala silang anumang mga nakatagong panganib tulad ng pag-inom ng ilang espesyal na table tas. Sa Star Boundary, hindi mabilang na mga Emperor Realm Masters ang Nagel Inang sa loob ng libu-libong taon, para lamang makita ang kanilang mga sarili na natigil sa isang bottleneck, na hindi makagawa ng anumang pagunlad. Mula noong sinaunang panahon, hindi mabilang na mga cultivator ang naghahanap sa maalamat na top-rank source crystal na ito, umaasang maabot ang mas mataas na antas ng enlightenment. Gayunpaman, paano magiging napakadaling makahanap ng isang top-rank na source crystal? Yaong mga cultivator na matiyag ang naghanap nito ay nakatadhana na mawalan ng kabuluhan. Ngayon, mayroong isang kahon ng nangungunang mga source crystal sa bodega ng Sikang Passion Sect, at medyo marami sa kanila. Mayroong kasing dami sa kanila na maayos na nakalagay sa kahon. Magandang bagay, pero sayang naman. Puri ni Shilei habang umiiling. Narinig ito ng dalawa pang Monster King at tumango din. Sayang talaga, bagamat malaki ang pakinabang ng mga top rank na source crystals sa tagumpay ng isang cultivator, silang tatlo ay mga Monster King level na. Sa madaling salita, maihahambing sila sa Third Order Emperor Realm Masters. Sa makatuwid, kahit na ang top rank na source crystal ay mabuti, ito ay walang halaga sa kanila. Kung gusto nilang gumawa ng karagdagang pagunlad, maaari lamang nilang ipin ang kanilang pag-asa sa Divine Spirit Source at sa bloodline ng kanilang mga ninuno. Kung hindi sa kadahilan ng ito, sa kanilang lakas at pagkakakilanlan, paano sila magiging handa na sundin ang mga utos ni Yang Kai? Naiintindihan din ni Yang Kai kung bakit sila naawa, ngunit hindi niya ito itinuro. Casual niyang iniligpit ang kahon at tumingin kay Ying Fei. Ano yung kahon mo? Sinabi ni Ying Fei na may malungkot na mukha. Isang secret art. Pagkasabi nito, ibinigay niya ang kahon kay Yang Kai. Kinuha ito ni Yang Kai at sinulyapan. Agad na naging marangal ang kanyang mukha at bamulong. Sikang Passion Supreme Art. Ito ang pundasyon ng Sikang Passion Sect. Isa rin itong walang katulad na secret art na nilikha ng Sikang Passion Great Emperor. Ang paglinang ng secret art na ito, kung mas malalim ang emosyon ng isang tao, mas magiging mabilis ang bilis ng paglilinang ng isang tao. Ngunit para sa mga na-implant sa secret art na ito, ito ay isang kalamidad. Dahil kapag ang isa ay naapektuhan ng Sikang Passion Supreme Art, hinding-hindi na nila maaalis ang kanilang sarili. Hindi lamang ang kanilang paglilinang ay hindi maaaring umunlad, ngunit sila rin ay magiging masunurin sa cultivator. Noon, nagustuhan ni Feng Shi si Ziyu mula sa Ice Heart Valley, at bagamat talagang gusto niya ito, ang pangunahing layunin niya ay gamitin si Ziyu para mahalin siya. Kapag naging matagumpay ang kasal sa pagitan ng dalawang pamilya, malamang na si Ziyu ay magiging eksklusibong pag-aari ni Feng Shi at hinding-hindi na mahawakan ang mga misteryo ng Emperor Realm. Ang Sikang Passion Supreme Art na ito ay parehong mabuti at masama. Bagamat isa itong walang katulad na secret art, kinutsa ito ni Yang Kai. Palagi niyang naramdaman na ang lihim na sining na ito ay umaasa ng labis sa mga panlabas na puwersa at hindi maaaring pahintulutan ang isa na makapasok sa Great Dao. Hindi niya alam kung paano naging supremo ang Sikang Passion Great Emperor. Casual na nililigpit ang secret art, tumalikod si Yang Kai at sinabing, "Tingnan kung may kailangan ka. Kunin ang anumang gusto mo." Nagkatinginan ang tatlong Monster Kings at tumawa. Kinuyam nila ang kanilang mga kamao at sinabing, "Kung gayon hindi tayo magiging magalang." Matapos makapasok sa isang treasure mountain, natural na walang dahilan para bumalik silang walang dala. Marami sa mga kayamanan dito ay medyo nakatutokso, kahit na sa tatlong Monster Kings. Agad namang naghiwa-hiwalay ang tatlo. Obviously, may target na sila sa isip. Pagkatapos ay tumingin si Yang Kai kay Jiyao at sinabing, "Pumunta ka at maghanap rin." Umiling si Jiyao at sinabing, "Hindi na kailangan. Sa pagkakataong ito, nakaahon sa sitwasyong ito ang Ice Heart Valley. Salamat sa iyo. Paano namin makukuha ang mga gamit mo? Gawin mo ang gusto mo." Alam ni Yang Kai na sa kanyang init ng ulo, dahil sinabi niyang hindi siya kukuha ng anuman, walang silbi na hikayatin siya. Kaya naman, hindi siya nag-aksaya ng hininga. Habang gumagala sa kamalig, ikanaway niya ang kanyang kamay at tinipon ang lahat ng 10,000 taon ng akumulasyon ng Sikang Passion Sect sa Small Sealed World. Pagkaraan ng ilang sandali, higit sa kalahati ng mga kayamanan sa kamalig ay nawala. Sa oras na ito, bumalik din ang tatlong Monster Kings. Sinulyapan sila ni Yang Kai at nakitang hindi sila kumuha ng maraming bagay. Bawat isa sa kanila ay kumuha ng ilang bote ng jade na naglalaman ng mga table tas at tig isang Emperor artifact.
Walang sino man sa Monster Race ang maaaring magsagawa ng alchemy, kaya kahit na ang Ancient Wildlands ay mayaman sa spirit grasses at mga gamot, ang Monster Race sa Ancient Wildlands ay hindi magagamit ang mga ito ng perpekto. Talaga, ang Monster King ay direktang nilamon sila, na lubhang Nozayang ang nakapagpapagaling na bisa ng mga halamang gamot. Ngayong napakaraming pills dito, natural na umiinom ang tatlong Monster Kings. Kung tutusin, walang masama sa pagiging handa. Tungkol naman sa Emperor Artifacts, natural na kumuha sila ng tig-iisa at hinawakan ito sa kanilang mga kamay, ngumingiti mula tenga hanggang tenga. Sapat na ba ito? Nakangiting tanong ni Yang Kai. Maraming magagandang bagay dito. Tama na, tama na. Paulit-ulit na tumanggaw si Ying Fei. Bagaman maraming magagandang bagay, hindi gaanong kapakipakinabang sa amin. Sapat na ito. Tumanggaw rin sina Exi Wu Wei at Shi Lei, na nagpahayag ng kanilang pagsang-ayon. Hindi na nagsalita pa si Yang Kai at nagpatuloy lang sa pagkolekta ng mga kayamanan. Matapos ang isang stick ng insenso na halaga ng oras, ang malaking underground grotto ay naging walang laman. Hindi mabilang na mga kayamanan ang inilipat ni Yang Kai sa Small Sealed World. Sa mga bagay na ito bilang pundasyon, kung talagang nais ni Yang Kai na magtatag ng isang sekta sa hinaharap, tiyak na hindi magiging problema ang mga mapagkukunan. Bigla akong may naisip, bahagyang kumunot ang noo ni Jiao. Ang pagiging makakapasok ni Yao Zuo sa Third Order Emperor Realm ay maaaring dahil sa top rank source crystal. Tumanggaw si Yang Kai pagkaraang marinig ito. Makatuwiran. Si Yao Zuo ay dating Second Order Emperor Realm Master, kaya hindi makatuwiran para sa kanya na bigla na lang pumasok. Kung kailangan niyang maghanap ng dahilan, ang top rank source crystal ang pinakakahinahinala. Muling ngumiti si Jiao at sinabing, walang kabuluhan na isipin ito ngayon. Patay na rin siya, tera na. Tawag ni Yang Kai at nanguna upang bumalik sa orihinal na landas. Pagkalabas ng kamalig, muling nagsara ang bangin. Inilabas ni Yang Kai ang token at muling binuhay ang harang. Lumingon ang kanyang ulo at tumingin sa paligid, sinabi ni Yang Kai. Magsaset up ako ng space array dito. Magagawa mo ang gusto mo. Bahagyang tumanggaw ang tatlong Monster King pagkatapos marinig ito at naghiwa-hiwalay. Tanong ni Jiao. Ikokonekta mo ba ang Ice Heart Valley at Sekang Passion Sect? Tumanggaw si Yang Kai. And, kung ikokonekta natin sila, magiging maginhawa para sa atin na makipag-usap sa hinaharap. Dahil may plano siyang magugat dito, natural na kailangan niyang makipag-interact pa sa Ice Heart Valley. Ngayong nakapag-set up na siya ng space array sa Ice Heart Valley, maaari niyang direktang ikonekta ang mga ito kung mag-set up siya ng isa pa rito. Noong nakaraan, walang fixed residency ang Kai, kaya hindi niya ito masyadong inisip, ngunit ngayong may mga plano na siya, mahalaga ang kaayusan na ito. Marshall Peak, Kabanata 2658. Pagpapadala ng uling sa taglamig. Makalipas ang kalahating araw, nabuo ang isang space array. Tinawag ni Yang Kai si Jiao at sinabing, Junior Sister Yao, mangyaring bumalik sa Ice Heart Valley at sabihin sa Southern Gate Army na pumunta rito pagkatapos ayusin ang sect defending array ng Ice Heart Valley. Habang nagsasalita siya, iniabot niya ang isang espesyal na token kay Jiao. Kinuha ito ni Jiao at may kain na hinalang tinanong. Para saan ang token na ito? Masasabi niya sa isang sulyap na ang token na ito ay bagong napino ni Yang Kai dahil mayroon pa itong natitirang aura. Ngumiti si Yang Kai. Hanggat ito ay isang space array na inayos ko, walang makakagamit nito nang walang token na ito o ina-activate ko ito. Ito rin ang dahilan kung bakit nabigo si Luan Feng na i-activate ang space array sa Phoenix Luo Palace noong araw na iyon. Dahil wala siyang restriction token ni Yang Kai, nagkamali siyang naisip na ang space array ay hindi kumpleto. Gusto niyang pagtawanan si Yang Kai, ngunit nakakadismaya ang resulta. Naningkit ang mga mata ni Jiao nang marinig niya ito, ngunit hindi siya nagsalita at dumiretso sa space array. Sinabi ni Yang Kai habang ipinapasok ang source crystals. Ang bagay na ito ay hindi kagyat. Maghintay hanggang sa ayusin niya ang sect defending array ng Ice Heart Valley. Alam ko. Bahagyang tumanggaw si Jiao, at sa susunod na sandali, ang kanyang figure ay nabalot ng puting liwanag at nawala. Pagkaalis ni Jiao, lumingon sandali si Yang Kai sa paligid bago kumurap-kurap ang kanyang figure at nawala siya sa kanyang kinatatayuan. Dahil plano niyang magugat dito, natural na gustong tuklasin ni Yang Kai ang pundasyon ng Sekang Passion Sect. Bagamat kanina pa niya hinahanap ang nakatagong treasure trove, hindi niya maingat na ginalugad ang lugar na ito. Ngayong mayroon na siyang libreng oras, natural na gustong suriin ni Yang Kai ang lupaing ito bilang may-ari nito. Nagbago ang kanyang kaisipan. Lahat ng nakita niya ay iba na ngayon. Noong nag-iimbestiga siya noon, pakiramdam niya ay napakaganda ng foundation na ito. Ngunit ngayon,
Ang mood niyang kay ay mailalarawan lamang sa isang salita, at iyon ay kasiyahan. Sa loob ng sikling passion sec, mayaman ang world energy, maganda ang tanawin, maraming kakaibang bundok, maraming bihirang hayop na tumatakbo sa mga bundok, at maraming spirit springs at spirit springs. Ito ang banal na lupain ng pagtatanim na hinahangad ng bawat cultivator. Ang ganoong kalaking ari-arian ay sapat na upang tumanggap ng 100,000 disipulo ng hindi masikip. Ang mga kaibigan at kamag-anak ni Yang Kai sa Shadowed Star ay walang ganoong numero. Pagkatapos ng ilang araw na pag-alagala, sa wakas ay maingat na napagmasdan ni Yang Kai ang bahaging ito ng lupa. Wala siyang pinalampas kahit isang sulok. May mga plano siya sa kanyang puso. Bumalik siya sa pasukan ng Sikang Passion Sect. Dati may plaka dito na may nakasulat na Sikang Passion Sect. Ang plaque na ito ay naipasa sa loob ng 10,000 taon, ngunit ito ay sinira ng Yang Kai. Balik dito. Natural na may sariling plano si Yang Kai. Gayunpaman, nang i-scan niya ang lugar gamit ang kanyang divine will, natuklasan niya na maraming aura sa paligid niya. Ang mga lakas ng mga taong ito ay halo-halo. Ang iba sa kanila ay nagtatago sa dilim, habang ang iba naman ay nakatayo sa dikalayuan. Lahat sila ay nakatingin sa Sikang Passion Sect. Mayat maya ay nagbubulungan sila sa isa't isa. Medyo marami sila, kahit ilang libo sila. Tsaka mas marami pa ang lumalapit. Ang Sikang Passion Sect at Ice Heart Valley ay lumaban ng isang mahusay na labanan. Pagkatapos ng labanan, ang hukbo ng Sikang Passion Sect ay ganap na nalipol, at ang mga katulong na kanilang na-recruit ay dumanas din ng matinding casualty. Ang balitang ito ay masasabing nagdulot ng malaking kaguluhan, at hindi nagtagal at kumalat ito sa buong Northern Territory. Ang mga taong ito ay biglang lumitaw sa labas ng pasukan ng Sikang Passion Sect dahil narinig nila ang balita at gustong makita kung makakakuha sila ng ilang mga benepisyo. Noong nasa rurok na ang Sikang Passion Sect, nakatingin lang sila dito, paano sila maglakas loob na lumapit. Gayunpaman, ang kasalukuyan ay iba sa nakaraan. Ang Sikang Passion Sect ay nakatakdang masira. Gaano karaming kayamanan ang nilalaman ng isang nangungunang sekta na umiral sa loob ng 10,000 taon. Mula noong sinaunang panahon, ang kayamanan ay palaging nagpapakilos sa puso ng mga tao. Kapag naisip nila ang malaking yaman na nakatago sa Sikang Passion Sect, natural, maraming tao ang hindi makaupo. Nais nilang mag-imbestiga at makita kung makakakuha sila ng ilang mga benepisyo. Ang Sikang Passion Sect ay napaka-behemoth, kaya kahit kaunting yaman ay sapat na para tangkilikin nila ng walang katapusan. Gayunpaman, hindi nila alam ang sitwasyon sa loob ng Sikang Passion Sect, kaya walang nang ahas na manguna. Natural, nakatayo lang sila sa labas ng entrance at manood. Sunod-sunod na dumating ang grupong ito ng mga tao nitong mga nakaraang araw. Sila ay mula sa iba't ibang mga sekta at angkan, at mayroong maraming iba't ibang uri ng mga tao. Matapos mag-alinlangan ng ilang araw, sa wakas ay naisipan ng lahat na magrekomenda ng ilang leader na talakayin ang bagay na ito ng sama-sama. Gayunpaman, bago sila makaisip ng solusyon, bigla nilang nakita si Yang Kai na dahan-daang naglalakad palabas ng Sikang Passion Sect. Ilang sandali, libu-libong pares ng mga mata ang nakatutok kay Yang Kai, at ang talakayan ay biglang natapos. Sa sumunod na sandali, nagkagulo ang mga tao. May lumabas sa Sikang Passion Sect. Baka ito ay master ng Sikang Passion Sect. Napakaganda ng reputasyon ng Sikang Passion Sect sa Northern Territory. Ngayon na bigla nilang nakita ang isang tao na lumitaw mula sa loob, maraming tao ang hindi namamalayan na naisip na ito ay isang labi ng Sikang Passion Sect. Hindi nila maiwasang manginig sa takot, takot na madamay sila. Kalokohan, patay na lahat ang mga higher up ng Sikang Passion Sect. Kahit na may nakatakas, paano sila makakabalik sa sekta? Hindi ba ito ay lumalakad lamang sa isang bitag? Tama, tama na. Hindi mo ba nakita na ang 10,000 taong gulang na signboard ng Sikang Passion Sect ay nawasak? Paanong sino man mula sa Sikang Passion Sect ang manggahas na manatili dito? Sa aking palagay, ang taong ito ay dapat na pumunta dito upang samantalahin tayo. Nauna lang siya sa amin ng isang hakbang, at tiyak na may naani siya. Gago, kalokohan. Gaano kalakas ang loob ng taong ito na pumasok sa pundasyon ng Sikang Passion Sect? Isang tanga. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, maraming tao ang biglang nawalan ng kalmado. Tumingin sila kay Yang Kai na may mga mata na puno ng inggit, selos, at puot. Parang teritoryo nila ang Sikang Passion Sect, at Yang Kai walang galang sa kanila ang pangahas na pumasok at lumabas. Ilang araw nang nanatili sa labas ang mga taong ito at walang lakas ng loob na sumugod, ngunit ngayon ay tila may nanguna na. Simula noon, ano naghihintay pa ba sila? Sa ilang sandali, ang cultivator, nasa bukas man sila o nakatago sa dilim, ay sunod-sunod na nagpakita. Ilang tao na nagyayabang ng kanilang lakas ay lumipad palabas at binati si Yang Kai.
Pagkatapos ng lahat, si Yang Kai ay isang tao lang, at hindi siya mukhang masyadong matanda, kaya hindi maiiwasang tingnan siya ng mga tao. Ang mga taong ito ay nagsama-sama para samantalahin siya, kaya natural, hindi sila natatakot sa kanya. Biglang, mahigit sa isang dosenang tao ang lumipad papunta kay Yang Kai at tumayo ng 300 talampakan sa kanyang harapan. Ang nasa gitnang gulang na lalaki na nangunguna ay tumingin kay Yang Kai ng mapagpakumbaba at sinabing, "Bata, kalalabas mo lang ba sa sikang passion sect?" Sinulyapan siya ni Yang Kai at ngini siya ng kanyang puso. Paanong hindi niya alam ang pinaplano nila? Noong una niyang makita ang napakaraming tao na nagkukumpulan sa labas, nakaramdam siya ng kaunting kakaiba, ngunit sa sandaling pag-isipan ito, naunawaan niya ang kanilang intensyon. Hindi may kakaila na tama ang kanilang ideya. Dahil ang sikang passion sect ay nawasak, tiyak na maraming magagandang bagay ang naiwan. Mula noong sinaunang panahon, ito ay palaging ganito. Sa kasamaang palad, ang sikang passion sect ay isang bagay na ipinaglaban ni Yang Kai, kaya paano niya maibibigay ang maraming benepisyo? Sa harap ng tanong ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, hindi man lang siya pinansin ni Yang Kai at hinalungkat na lang ang kanyang space ring. Ang walang malasakit at mayabang na hitsura ni Yang Kai ay nagpalubog sa mukha ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Sa anumang kaso, isa pa rin siyang sect master. Kahit na ang sect na kinabibilangan niya ay hindi isang colossus tulad ng sikang passion sect, isa pa rin itong disenteng kwersa sa buong Northern Territory. Ngayong hindi na siya pinansin ng binata, paanong hindi siya mawawalan ng mukha? Nang maramdaman ang kanyang galit, isang binata sa tabi niya ay agad na tumingin sa kanya at sinabing, "Bata, bingi ka ba? Hindi mo ba narinig ang tanong ng sect master ko?" Sinulyapan ni Yang Kai ang binata at casual na sinabi, "Siyempre hindi bingi ang young master na ito. Kaya lang may nagtanong ng kalokohan at ang young master na ito ay tamad na pansinin ito." Maliwanag na kalalabas lang niya sa sikang passion sect, ngunit ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nagtanong pa rin ng ganoong tanong. Hindi nagtanong si Yang Kai. Alam mo kung ano ang iniisip niya. Mukhang galit ang binata at papagalitin na sana siya, ngunit ikinaway ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang kanyang kamay at pinigilan siyang sumigaw. Tiningnan niya si Yang Kai pataas at pababa at bahagyang umiti. Ang haring ito ay ang Flying Yuan Pavilion Master, Li Qing Yuan. Paano ko haharapin si Little Brother? Bigla niyang binago ang kanyang mayabang na ugali at naging mabait, dahilan para sumimangot ang binata sa tabi niya, iniisip kung ano ang intensyon ng sect master. Kinawayan ni Yang Kai ang kanyang kamay at sinabing, "Nagkataon lang kaming nagkita, hindi na kailangang magtanong." Kumunat ang noo ni Li Qing Yuan, bakas sa mukha niya ang displeasure. Isa siyang Second Order Emperor Realm Master at ang Pavilion Master ng Flying Yuan Pavilion. Nagkusa siyang humingi ng pangalan ng Junior, gayunpaman nakatanggap siya ng ganoong tugon. Hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting hiya. Gayunpaman, mayroon pa rin siyang pagpipigil sa sarili. Bagamat hindi siya masaya sa kanyang puso, hindi niya ito ipinakita sa kanyang mukha at sinabing, "Ganito po, Little Brother. Ang haring ito at marami pang ibang bayani ng Northern Territory ay pumunta rito at nakita ang sikang passion sect na wasak na. Medyo nalungkot kami at gusto naming pumasok at mag-imbestiga, ngunit natatakot kami na ang Padalus de Los na pagbisita ay magdulot ng hindi pagkakaunawaan. Dahil lumabas si Little Brother sa sikang passion sect, dapat marami kang alam tungkol dito. Maaari mo bang ipaliwanag ito sa amin?" Nagningning ang mga mata ng lahat nang marinig nila ito at tumanggaw silang lahat bilang pagsang-ayon, hinihiling kay Yang Kai na ipaliwanag ng detalyado ang sitwasyon ng sikang passion sect. Ngumisi si Yang Kai at sinabing, "Maglakas loob kayong tawagin ang inyong sarili bilang mga bayani ng Northern Territory." Casual niyang iginala ang kanyang mga mata sa mga ito at bahagyang tumanggaw. Isang dosina o higit pang First Order Emperor Realm Masters. Sabihin na lang natin sa ngayon. Ang kanyang walang hiyang pagmamayabang ay nagpalungkot sa maraming tao mula sa Emperor Realm sa paligid ni Li Qing Yuan. Sila ay mula sa Emperor Realm, hindi basta-basta Tom, Dick, o Harry. Bawat isa sa kanila ay sikat sa Northern Territory, ngunit sa bibig ni Yang Kai, sila ay ilang random na Emperor Realm Masters. Ang maliit na batang ito ay masyadong dominante. Nawala ang ngiti ni Yang Kai at sinulyapan niya ang mga taong nasa harapan niya. "Nandito kayo para samantalahin ang sitwasyon, hindi ba? Hindi ka lang sigurado kung may mga masters sa sikang passion sect, kaya hindi ka nang ahas na pumasok, di ba?" Si Li Qing Yuan at ang iba ay hindi maiwasang mamula nang marinig nila ito. Bagamat ito ang katotohanan, medyo nakakahiya pa rin na malantad sa harap ng iba. Nag-aatubili na sinabi ni Li Qing Yuan, "Little brother, ikaw ay mali ulit. Lahat kami ay mga sekta, pamilya, at puwersa na may ilang relasyon sa sikang passion sect.
Nang marinig namin na may problema ang Second Passion Sect, nagpunta kami lalo na para magtanong kung mayroon kaming magagawa para tumulong. Paano tayo naririto para samantalahin ang sitwasyon? Little brother, huwag mo kaming masyadong isipin. Oo. Tama, nandito kaming lahat para tumulong. Little brat, huwag mong husgahan ang iba ayon sa sarili mong pamantayan at pag-isipan mo kami ng masama. Marshall Peak, Kabanata 2659. High Heaven Palace. Nagtatakang tanong ni Yang Kai. Pumunta kayo rito para tumulong sa Second Passion Sect sa oras ng kanilang pangangailangan, hindi ka ba natatakot na pahihirapan ka ng Ice Heart Valley? Ang salungatan sa pagitan ng Second Passion Sect at Ice Heart Valley ay matagal nang kumalat sa buong Northern Territory. Ngayong nagkaproblema ang Second Passion Sect, talagang pumunta sila dito sa ilalim ng pagkukunwari ng pagbibigay ng napapanahong tulong. Kung kumalat ang balita tungkol dito, paano sila matitiis ng Ice Heart Valley? Ngumiti si Li Qingyuan at sinabing, hindi gagawin ni Ice Heart Valley. Si Master Bing Yun ay isang mabait na tao. Dahil hindi namin direktang tinutulan ang Ice Heart Valley, hindi na niya kailangang ilabas ang kanyang galit sa amin. Sa katunayan, kahit na ang mga kababaihan ng Ice Heart Valley ay medyo mayabang at malamig, lahat sila ay mga makatwirang tao. Paano nila naiisip ang mga ganoong bagay? Kaya ganyan yan. Bahagyang tumanggaw si Yang Kai na may pag-unawa. Sabi nga sa kasabihan, ang isang ginoo ay maaaring mabuli. Kahit na ang kasabihang ito ay medyo hindi naaangkop para sa Ice Heart Valley, ito ay sapat na malapit. Mula sa ibang perspektibo, kung ang Ice Heart Valley ay nagkaproblema at pumunta sila rito sa ilalim ng pagkukunwari ng pagbibigay ng napapanahong tulong, siguradong hindi sila pababayaan ng Second Passion Sect. Ito ay tiyak dahil naunawaan nila ang mga prinsipyo ng Ice Heart Valley na sila ay walang takot. Little brother, hindi mo sinabi sa amin kung ano ang nangyayari sa Second Passion Sect. Nakita ni Li Qingyuan na naalis na ang paksa at mabilis itong ibinalik. Bahagyang sinabi ni Yang Kai. Ang mga elder ng Second Passion Sect ay nabura at hindi mabilang na mga disipulo ang napatay o nasugatan. Ano pa kaya ito? Kaso lang ng mga unggoy na nagkalat kapag nahulog ang puno. Lumiwanag ang mga mata ni Li Qingyuan nang marinig niya ito at nagtatakang nagtanong. Kaya wala nang laman ang Second Passion Sect. Tiningnan siya ni Yang Kai nang may panunuya at sinabi. Mukhang napakasaya ng guro na ito. Hindi ka pumunta dito para magtanong tungkol sa kanyang kapakanan. Nandito ka ba para magbigay ng napapanahong tulong? Nang marinig ito, agad na nagpakita ng malungkot na tingin si Li Qingyuan at sinabing. Ano ang dapat ikatuwa? Sumasakit ang puso ng haring ito ngayon. Ang Second Passion Sect ay isang nangungunang sect, ngunit ngayon ay nawasak na ito. Ang pundasyon nito ng ilang sampu-sampung libong taon ay nawasak. Malaking kawalan ito sa Northern Territory. Sayang, paano masisira ang ganoong kalaking puwersa ng biglaan? Napabuntong hininga din ang iba sa kalungkutan. Kung nakita ito ng isang taong hindi nakakaalam ng katotohanan, iisipin talaga nila na mayroon sila, isang magandang relasyon sa Second Passion Sect. Pagbabago ng paksa, nag-aalab na tingin si Li Qingyuan na nagtanong. Mula nang lumabas ka sa Second Passion Sect, may nakita ka bang kahit ano sa loob? Sa puntong ito, wala na siya sa isang magmadaling sumugod at samantalahin ang sitwasyon. Dahil pumasok si Yang Kai sa Second Passion Sect bago sila, kung may anumang benepisyo, tiyak na kukunin sila ni Yang Kai. Sa sandaling ito, ang pagbabantay kay Yang Kai ang pinakaligtas na pagpipilian. May nakita akong treasure trove. Ang mga salita ni Yang Kai ay labis na nakakagulat. Sa sandaling sinabi niya iyon, hindi mabilang na mga pares ng sakam at mapagimbat na mga mata ang nakatitig kay Yang Kai na parang matatalim na espada. Ano? Ang nasa kabangyaman. Ang boses ni Li Qingyuan ay hindi maiwasang manginig. Tumawa si Yang Kai. Source crystals. Daan-daang milyong source crystals. Lahat ng klase ng pills, secret artifacts, emperor artifacts, secret arts, sinaunang libro, walang hindi mo maisip, walang hindi mo nakikita. His. Ang sunod-sunod na paghingal ay umalangaw-ngaw. Lahat ay nasa sabik, at ang kanilang mga mata ay puno ng kasakiman. Si Yang Kai ay tumingin sa karamihan ng tao na may ngiti at sinabing. Ang lahat ay tila interesadong-interesado. Nilabanan ni Li Qingyuan ang pagnanasa habang lumunok ng laway. Iniisip niya kung paano ibababa ang batang ito na hindi alam ang kalawakan ng langit at lupa at pagkatapos ay monopolyo ang lahat. Kung talagang nakuha niya ang 10,000 taon ng akumulasyon ng Second Passion Sect, tiyak na tataas ng malaki ang lakas ng Feiyuan Pavilion. Sa kalaunan, hindi magiging pangarap para sa kanila na maging pangalawang Second Passion Sect. Maraming tao ang may kaparehong ideya kay Li Qingyuan. Sa ilang sandali, naramdaman ng lahat na parang napapalibutan sila ng mga kalaban.
Habang nagpapalitan sila ng tingin, tumaas ang pagbabantay. Bata, puro kakalokohan. Isang boses ang biglang umalangaw-ngaw. Totoo na ang Seeking Passion Sect ay may treasure trove, ngunit paano mo ito mabubuksan sa iyong lakas? Napakabata mo pa, nagkikimkam ka na ng mga lihim na motibo. Huwag kang magpapaloko sa kanya. Nang marinig ito ng lahat, bahagyang nagulat sila at nadama na ang mga salita ng taong ito ay may katuturan. Ang isang sekta na kasing laki ng Seeking Passion Sect ay mayroon ng treasure trove, ngunit paano mabubuksan ang gayong pag-iral ng basta-basta? Malamang na ang mga tao lang tulad ni Na Feng Zuan at Yao Zuo ang nakakaalam kung paano ito buksan. Si Li Qingyuan ay bumalik sa kanyang katinoan at agad na nagsabi ng hindi nasisiyahan. Little brother, hindi ka matapat. Ngumiti si Yang Kai ng nakakainsulto. Maniwala ka man o hindi, ikaw ang bahala. Pagkasabi niya nun, bigla siyang naglabas ng kakaibang bato na halos 10 metro ang taas mula sa kanyang space ring. Sa sandaling lumitaw ang kakaibang batong ito, bumagsak ang temperatura sa paligid at agad na kumalat ang napakalamig na aura. Kahit na ang 12-12 ng mga cultivator mula sa Emperor Realm na binalot ng aura na ito ay biglang naramdaman na ang kapangyarihan sa kanilang mga katawan ay hindi na dumadaloy ng maayos. Ito ay 10,000-year cold heart iron. Ano? Ito talaga ay 10,000-year cold heart iron. Ang gayong kayamanan ay talagang umiiral sa mundong ito, at napakalaking piraso nito. Oh my God, saan nang galing ang bagay na ito? Narinig ko na ang isang piraso ng 10,000-year cold heart iron na kasing laki ng palad ay maaaring gawing emperor artifact. Gaano karaming emperor artifact ang maaaring gawin itong 10 metrong taas? Kung ang bagay na ito ay ibebenta, ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 100,000 high rank source crystals. Ang maliit na brat na ito ay hindi nagsisinungaling. Tiyak na binuksan niya ang treasure trove ng Seeking Passion Sect. Ang bagay na ito ay kabilang sa Seeking Passion Sect. Sunod-sunod na umalangaw-ngaw ang maingay na usapan. Dilat ang mga mata ng lahat habang nakatitig sa 10,000-year cold heart iron na 10 metro ang taas. Laking gulat nila, ang bagay na ito lamang ay hindi mabibili ng salapi. Kung talagang binuksan ni Yang Kai ang treasure trove ng Seeking Passion Sect, gaano karaming magagandang bagay ang makukuha niya? Ang mga dati nilang hinala ay biglang nawala. Naramdaman ng lahat na si Yang Kai ay nakakuha ng malaking bargain sa Seeking Passion Sect. Maraming cultivator mula sa Emperor Realm ang naging hindi mapakali, na pinagmamasdan ang 10,000-year cold heart iron na may pag-iimbot, na parabang nagmamadali silang agawin ito anumang oras. Gayunpaman, dahil sa napakaraming kalaban, walang nang ahas na kumilos ng kusa. Para sa isang oras, ang sitwasyon ay nasa isang deadlock. Gayunpaman, mas maraming tao ang nag-usisa. Bakit biglang kinuha ni Yang Kai ang gayong walang katulad na kayamanan? Ipinakita ba niya ang kanyang kayamanan? Hindi na kailangan iyon. Hindi ba niya alam na sarili niya lang ang guguluhin niya? Habang nagtataka ang lahat, tinamayan ni Yang Kai ang kanyang kamay at lumitaw ang Myriad Sword sa kanyang kamay. Ibinuhos niya ang kanyang Emperor Chi sa espada, at ang Space Principles ay nananatili sa kanyang katawan habang inukit niya ang sunod-sunod na stroke sa 10,000-year cold heart iron. Anong ginagawa ng batang ito? Pakiulit daw siya ng mga salita. Sayang ang mga kayamanan ng langit. Paano siya makakapagukit ng mga salita sa gayong kayamanan? Ito ay sadyang masyadong aksayado. Chi-chi-chi-chi. Gaano man kagalit ang mga taong ito, inukit pa rin niyang kayang suntok na may nakatutok at maislan na ekspresyon. Matapos ang isang patpat ng insenso, biglang huminga ng malalim si Yang Kai at iniligpit ang Myriad Sword, ang kanyang mukha ay bahagyang namutla. Tila naubos ng pagkilos na ito ang kanyang lakas. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang top grade na artifact refining na material, kaya kahit na ang pagukit ng ilang mga salita ay hindi isang madaling gawain. Gayunpaman, pagkatapos tiningnan ito ng mabuti ni Yang Kai, medyo nasiyahan siya sa kanyang obra maestra. Sa sandaling ito, isang malakas na hangin ang dumaan, at ang ilan sa mga fragments sa 10,000-year cold heart iron ay natangay, na nagpapakita ng tatlong malalaking karakter na nakasulat sa maningning na kaligrapya. Hindi gaanong kagandahan ang mga tauhan, ngunit kakaibang pakiramdam ang binigay nila sa mga tao. Parabang pinagtitinginan sila ng matagal, hindi na nila maalis ang kanilang mga sarili sa kanila, na parabang gustong lumunin ang kanilang isipan. High Heaven Palace. May nagbasa ng tatlong karakter na nakaukit sa 10,000-year cold heart iron, na naging dahilan para maguluhan ang lahat. Ano itong High Heaven Palace? Parang pangalan ng isang sekta, pero may ganoon bang sekta sa Northern Territory? Walang narinig tungkol dito. Si Li Qingyuan, sa kabilang banda, ay may pag-aalala sa kanyang mukha habang nakatingin kay Yang Kai at nagtanong. Little brother, ano ang ibig mong sabihin dito?
Iniunat ni Yang Kai ang kanyang kamay at tinapak ang 10,000-year cold heart iron sa tabi niya, nakangiting sinabi niya. Wala lang, gusto ko lang sabihin sa lahat na mula ngayon, ang lupaing ito ang magiging pundasyon ng aking High Heaven Palace. Nagkataon lang na maraming bisita ang dumating, kaya't may iligtas ako sa hirap na ipaalam sa kanila ang isa-isa. Sana pagkabalik mo ngayon, tulungan mo itong Young Master na ipalaganap ang balita. Kung hindi, kung may manggahas na pumasok sa ang teritoryo ng aking High Heaven Palace, huwag mong sisihin ang Young Master na ito sa pagiging walang awa. Ano? Ano ang ibig sabihin ng batang ito? Gusto ba niyang magtayo ng sek? Anong biro? Isang munting brat? Anong kakayahan ang mayroon siya upang magtatag ng sarili niyang sekta dito? Oo, ito ang ari-arian na naiwan ng Sekang Passion Sect. Kahit na gusto niyang sakupin ito, hindi pa niya ito gagawin. Ang puso ng brat na ito ay mas mataas kaysa sa langit, ngunit ang kanyang buhay ay kasing manipis ng papel. Nakarating ang mga talakayan sa mga tainga ni Yang Kai, ngunit nanatili si Yang Kai, kalmadong parang bundok. Pagkaraang hamupa ang ingay ay ngumisi siya. May tumututol ba? Kung meron man, itago mo na lang sa sarili mo, baka malungkot ka sa lahat. Masyadong mayabang ang brat na ito, iniisip ba talaga niya na walang tao sa Northern Territory ko? Malungkot din ang mukha ni Li Qingyuan habang sinabi niya. Bata, masyado ka nang lumalayo. Dahil kami ay nagtipon dito ngayon, kung gayon ang bagay na ito ay hindi lamang sa iyo. Ang Sekang Passion Sect ay isang sekta sa aming Northern Territory, at ang pagmamayari ng mana at treasure trove nito ay dapat pag-usapan at pagpasyahan ng mga bayani ng aking Northern Territory. Ito ay hindi nakasalalay sa iyo. Sa isang pangungusap, itinaas niya ang isyo ng pamana ng Sekang Passion Sect sa Northern Territory. Si Li Qingyuan ay talagang isang matandang sorrow, at nagpalakpakan ang lahat. Ngumiti si Yang Kai at sinabing, sa teritoryo ng Young Master na ito, natural na dapat makinig ang lahat sa akin. Kung sino man ang hindi kumbinsido, maaari kang tumayo. Sect Master Li, ang brat na ito ay masyadong mayabang, dapat natin siyang turuan ng leksyon ngayon. Oo, nabigyan na natin siya ng sapat na mukha, ngunit gusto niya ng isang bakuran pagkatapos kumuha, isang pulgada. Hindi na kailangang makipag-usap sa kanya nang walang kaparerikan. Gawin na natin, ngayong wala na ang Sekang Passion Sect, wala nang dapat ipag-alala. Hindi sila naglakas loob na pumasok noon dahil natatakot sila na baka ang Sekang Passion. Ang sect ay nag-iwan ng ilang mga master sa sect, ngunit ngayon na natukoy na nila na walang sinuman mula sa Sekang Passion Sect ang naririto, at nakuha ni Yang Kai ang treasure trove at gustong sakupin ito, natural na walang makakalaban. Namilog ang mata ni Li Qingyuan may determinasyon habang bahagya pang tumango at sinabing, sige, dahil matigas ang ulo niya, turuan natin siya ng leksyon. Nang matapos siyang magsalita, nanguna siya at nagmamadaling lumabas. Natural na ayaw ng iba sa karamihan para mahuli at sumugod kay Yang Kai, lahat sila ay gustong agawin ang space ring ni Yang Kai. Casual na naglabas si Yang Kai ng isang 10 metrong taas na piraso ng 10,000-year cold heart iron. Sino ang nakakaalam kung gaano pa karaming magagandang bagay ang mayroon siya sa kanyang space ring? Sa isang iglap, higit sa isang dosenang masters mula sa Emperor Realm ang agresibong sumugod na nagpasigla sa eksena. Marshall Peak, Kabanata 2660. Ano ang mali sa mundo? Sumisilong si Emperor Chi, at isang malaking labanan ang malapit ng sumiklab. Sa pagharap sa magkasanib na pag-atake ng mahigit isang dosenang cultivator mula sa Emperor Realm, hindi lang umiwas si Yang Kai, tumawa pa siya ng malakas, dahilan para magtaas ng kilay ang lahat, nagtataka kung ano ang problema ng batang ito. Ngunit sa sandaling ito, ang palaso ay nakanak na, kaya kahit na napansin ng lahat na may mali, hindi sila maaaring tumigil. Lahat sila ay nakatingin sa space ring sa kamay ni Yang Kai. Sa isang iglap, mahigit isang dosenang tao ang sumugod sa harap ni Yang Kai, gamit ang lahat ng uri ng pamamaraan para maglunsad ng matinding pag-atake. Kinens, isang malamig na singhot ang umalangaw-ngaw, at sa ilalim ng impluensya ng Space Principles, ang espasyo sa loob ng 1,000 metrong radius ay agad na naging malapot at tumigas. Ang biglaang pagbabagong ito ng mga pangyayari ay naging sanhi ng mga 12-12 ng mga umaatake na namutla sa takot. Ang Emperor Chi sa kanilang mga katawan ay biglang naging matamlay, na parabang nahulog sila sa isang malalim na latian, na naging dahilan upang mahihirapan silang makagalaw. Ang lakas ng kanilang mga pag-atake ay lubhang nabawasan, at maging ang ningning ng kanilang Emperor Artifacts ay lumabo. Ano? Nagbago ang ekspresyon ng lahat. Nang mapagtantong may mali, sinubukan nilang umatras, ngunit huli na ang lahat. Itinaas ni Yang Kai ang kanyang mga kamay at pinasabog ang mga ito pasulong, pinupuno ang kalangitan ng mga anino ng palad.
Sa sunod-sunod na pagsabog, sunod-sunod na figure ang lumipad palabas sa isang malungkot na estado, lahat sila ay umuubo ng dugo sa hangin, ang kanilang mga mukha ay kasingkutla ng papel. Papapa. Mahigit isang dosenang cultivator mula sa Emperor Realm ang nahulog sa lupa na parang dumplings. Nang muli silang tumayo, ang mukha ng lahat ay namumula, at ang kanilang mga kaluluwa ay nanginginig. Sa kabilang banda, si Yang Kai ay tila gumamit ng maraming pagsisikap upang itaboy ang napakaraming cultivator mula sa Emperor Realm ng sabay-sabay. Bahagyang umindayog ang kanyang figure, ngunit walang bakas ng kanyang pagurong. Bahagyang namutla din ang mukha niya bago bumalik sa normal. Gayunpaman, ang figurang iyon ay nakatayo pa rin ng matangkad at tuwid sa harap ng gate ng bundok, tulad ng isang banal na karayom na maaaring humawak sa kalangitan. Parang isang kailaliman na walang kalaliman. Binabantayan nila ang lupaing ito. Paano ito posible? Siya ay isang First Order Emperor Realm Master. Paano? Paano niya nagawa? Mahigit isang dosenang cultivator mula sa Emperor Realm ang naramdamang parang nasa panaginip sila. Bagamat hindi nila alam ang lalim ni Yang Kai noon, masasabi nilang hindi mataas ang cultivation ni Yang Kai dahil sa kanyang murang edad, kaya hindi nila siya inilagay sa kanilang mga mata. Tama pala ang hula nila. Nang kumilos si Yang Kai, namula ang mukha ni Yang Kai. Nalantad ang kanyang cultivation base. Walang duda na siya ay isang First Order Emperor Realm Master, mas mahina kaysa sa kanila. Ngunit ang First Order Emperor Realm Master na ito ang nagtalo sa magkasanib na pag-atake ng higit sa isang dosenang tao ng mag-isa, na nasugatan silang lahat. Kung hindi ito nangyari sa kanila, walang maniniwala. Isa lang itong kwentong pantasya. Ito ay totoo lalo na para sa isang Second Order Emperor Realm Master tulad ni Li Qingyuan. Siya ay gumala sa Northern Territory sa loob ng maraming taon, ngunit hindi pa siya nakatagpo ng ganoong kakaibang sitwasyon. Nakalaban din niya ang maraming First Order Emperor Realm Masters. Noon pa man ay nadudurog siya ng iba, ngunit sino ang kasingbangis ng binatang ito sa harap niya? Ang kanyang matako at mapagimbot na tingin ay unti-unting umuurong at napalitan ng walang katapusang kaseryosohan. Usap-usapan na may ilang martial arts henyo sa mundong ito. Bagamat hindi mataas ang kanilang cultivation, kaya nilang lumaban at pumatay ng mga tao na higit sa kanilang antas. Nakakita rin si Li Qingyuan ng mga ganoong tao. Gayunpaman, ang mga tinatawag na mga henyo. Sa karamihan, ito ay magiging isang kurbatang sa kanya. Kung ikukumpara sa taong nasa harapan niya, simple lang siya. Ang taong ito sa kanyang harapan ay hindi lamang kayang makipaglaban sa mga taong higit sa kanyang antas, ngunit hindi rin siya dahado kapag nakikipaglaban sa higit sa isang dosenang tao. Naghinala pa si Li Qingyuan na hindi ginamit ng binatang ito ang kanyang buong lakas. Kung mayroon siya, marahil kalahati ng dosenang mga tao ay namatay sa isang iglap. Sa pag-iisip nito, biglang lumitaw ang malamig na pawis sa noo ni Li Qingyuan. Kung siya ay napakalakas bilang isang First Order Emperor Realm Master, hindi ba siya magiging invincible kung siya ay sumulong sa Second Order o Third Order Emperor Realm? Sa oras na iyon, tanging ang mga masters na umakyat sa posisyon ng Great Emperors ang kanyang makakapareha. Bata, sino ka ba? May sumigaw sa taas ng kanyang baga, na parabang ayaw niyang tanggapin ang kanyang kapalaran na mapalipad. Sa pag-aakalang sinamantala ni Yang Kai ang sitwasyon, hindi kumbinsido ang kanyang puso. Ito rin ay tanong na gustong malaman ng lahat. Imposible para sa isang napakahusay na binata na maging isang hindi kilalang rising star. At least, dapat narinig ng lahat ang pangalan niya. Ibinaling ang kanyang ulo upang tingnan ang taong nagtanong, ngumiti si Yang Kai at sinabi sa malinaw na boses. Ang young master na ito ay si Yang Kai. Naniniwala akong dapat pamilyar sa kanya ang lahat. Siya si Yang Kai. Ang Yang Kai na pumatay kay Feng Shi sa Shattered Star Sea at nagpagalit kay Feng Zuan. Nagsimula ang digmaan sa pagitan ng Ice Heart Valley at Second Passion Sect dahil sa kanya. Narinig ko na ang kumpletong paglipol ng Second Passion Sect ay pinlano din niya. Hindi ko alam kung saan siya nakakuha ng malalakas na reinforcements, ngunit nagawa niyang patayin sina Feng Zuan, Yao Zuo, at ang iba pa sa isang iglap. Dapat sabihin na sikat si Yang Kai sa Northern Territory, at lahat ito ay salamat sa dating publisidad ni Feng Zuan. Pagkatapos ng lahat, ang digmaan sa pagitan ng dalawang sekta ay napakahalaga, at imposible para sa Second Passion Sect na kumilos ng walang katwiran. Ang pagpatay ni Yang Kai kay Feng Shi at pagtatanggol ni Bing Yun kay Yang Kai ay ang mga dahilan ng Second Passion Sect na magdeklare ng digmaan sa Ice Heart Valley. Bago ito, lahat ng cultivator sa Northern Territory ay masyadong interesado kung sino ang lalaking ito na nagngangalang Yang Kai at kung paano siya nagkaroon ng lakas ng loob na patayin si Feng Shi. Palihim nilang naramdaman na ang batang ito ay hindi magkakaroon ng magandang wakas.
Gayunpaman, walang umasa na ang sikang passion sect ay mawawasak sa huli. Bukod dito, ang salarin ay talagang pumunta sa base ng sikang passion sect upang magtatag ng isang bagong sekta na sumasakop sa pugad ng magpay at lumikha ng isang bagong toe-earing firmament palace. Kung ang bagay na ito ay nalaman ng Great Emperor ng sikang passion sect, malamang na magagalit sila hanggang sa mamatay. Ilang sandali, nagkaroon ng katahimikan sa labas ng gate ng bundok. Maging ito ay ang dosen ng mga cultivator mula sa Emperor Realm o ang libu-libong mga cultivator sa labas, lahat sila ay tumingin kay Yang Kai ng tulala. Shua shua shua. Umalangaw-ngaw ang tunog ng isang bagay na bumagsak sa hangin nang biglang lumitaw ang tatlong figure sa tabi ni Yang Kai. Sa sandaling lumitaw ang tatlong figure na ito, isang napakalaking pressure ang lumabas mula sa kanila. Napakalakas ng pressure na ito na tila pinalabo nito ang buong mundo. Pakiramdam ng lahat ay naging matamlay ang kanilang paghinga, na parabang isang bundok ang idiniin sa kanilang mga dibdib, dahilan upang sila ay magsuot ng mapait na tingin sa kanilang mga mukha. Maraming pares ng mga mata ang nakatitig sa tatlong figure, at lahat sila ay nanginginig. Bagamat hindi nila makita ang totoong sitwasyon ng tatlong taong ito, ang malakas na pressure ay nagsabi sa lahat ng naruroon na sinuman sa tatlong taong ito ay maaaring patayin ang lahat ng tao dito at patayin silang lahat. Agad na bumangon ang lamig mula sa talampakan hanggang sa tuktok ng kanilang mga ulo. Namumula ang libu-libong mga cultivator, na tila namatay ang kanilang mga magulang. Gusto nilang makatakas kaagad, ngunit hindi sila naglakas loob na kumilos ng padalus-delos. Nakatayo lang sila sa pwesto at natitiis ang paghihirap. Young Master Yang, anong nangyari? Bakit pakiramdam ko may nag-aaway? Nakasimangot na tanong ni Exi Wu Wei. Emf, parang may kumikilos ng ligaw dito. Habang nagsasalita si Ying Fei, ang kanyang mga mata na parang lawin ay dumaan sa dose-dose ng mga cultivator mula sa Emperor Realm. Ang kanyang ekspresyon ay lubhang hindi pala kaibigan. Sino ang maglakas loob na kumilos ng ligaw? Hayaang makitungo sa kanya ang Old Ox. Si Shi Lei ay humungal, ang kanyang Monster Chi ay gumugulong at pinupukaw ang isang bug zone ng Demonic Wind na parang gusto niyang gumawa ng butas sa kalangitan. Isang Monster Race, may nakapansin sa Demonic Chi at agad na bumulalas. Ito ang Monster King. Si Li Qing Yuan ay sumigaw sa tuktok ng kanyang mga baga, malamig na pawis na tumutulo sa kanyang nuo. Parang papel ang mukha niya. Bagamat isa siyang Second Order Emperor Realm Master, wala siyang kapangyarihan sa harap ng Monster King na maihahambing sa isang Third Order Emperor Realm Master. Nakaramdam siya ng takot, higit pa rito, kung hindi siya nagkakamali, ang dalawa pang Masters ay mula rin sa Monster Race. Sila rin ay mga makapangyarihang pag-iral sa parehong antas ng Monster King. Oh my God, ang mga pag-iral tulad ng Monster King ay mas bihira pa kaysa sa Third Order Emperor Realm Masters, ngunit ngayon, nakita niya talaga ang tatlo sa kanila dito. Hindi niya alam kung swerte ba siya o malungkot. Sa pag-iisip tungkol sa nangyari noon, nadama ni Li Qing Yuan na ang huli ay mas malamang. Matapos sumigaw si Li Qing Yuan ng Monster King, ang dosen ng mga cultivator mula sa Emperor Realm, kasama ang libu-libong mga cultivator, lahat ay napaatras at tumingin kay Shi Lei ng may takot, na parabang si Shi Lei ay isang uri ng salot na lalamunan sila, sa susunod na sandali. Sino ang nagwawalang hiya dito kanina? Manindigan para sa haring ito. Pinandilatan sila ni Shi Lei, parang kulog ang boses. Sinong nang ahas sumagot, natakot sila na sila ay matarget at mamatay nang hindi alam kung bakit. Dinig na dinig ang tunog ng lagok, ngunit tila napako ang kanilang mga paa sa lupa. Ang dosen ng mga cultivator mula sa Emperor Realm ay tumingin lahat kay Li Qing Yuan, umaasa na siya ang unang makakausap sa Monster King. Sinumpa ni Li Qing Yuan ang grupong ito ng mga kasuklam-suklam na kontrabida sa kanyang puso. Wala silang pakiramdam ng pagkakapatiran, ngunit ngayon na ang mga bagay ay dumating sa ganito, ang mga kahihinatnan ng hindi pagsasalita ay hindi magiging mas mabuti. Tuyo lang ang nasabi niya. Monster King, Master, ito ay isang hindi pagkakaunawaan lamang. Hindi pagkakaunawaan. Sinulyapan ni Shi Lei si Li Qing Yuan at ngumuso. Paanong ito ay isang hindi pagkakaunawaan? Pinilit ni Li Qing Yuan ang kanyang utak, lumilipad ang kanyang mga iniisip. Habang maingat na pinipili ang kanyang mga salita, sumagot siya. Ganito, lahat kami ay mga cultivator mula sa Northern Territory. Nabalitaan namin na si Young Master Yang mula sa Yang Kai ay nagtatag ng isang sekta dito, kaya pumunta kami dito upang batiin ka. Gayunpaman, kami ay bulag na hindi makilala si Young Master Yang at nasaktan ka. Umaasa kami na patawarin kami ni Young Master Yang at ng isa pang Master. Ang kanyang mga salita ay malinaw at malinaw. Maging si Li Qing Yuan ay humanga sa kanyang sariling talino. Nagtatatag ng isang sekta, nagulat si Shi Lei at tumingin kay Yang Kai ng may pagtatanong.
Bagamat nabanggit niya ito ilang araw na ang nakalipas, hindi siya binigyan ni Yang Kai ng direktang sagot. Hindi niya alam kung bakit biglang ibinalita ito ni Li Qingyuan. Matalim ang mga mata ni Ying Fei. Nakita niya ang 10,000-year cold heart iron at ipinalakpak ang kanyang mga kamay. Talagang nagtatatag si Yang Master Yang ng isang sekta dito. High Heaven Palace, ang iyong mga ambisyon ay tumataas. Kahanga-hanga, kahanga-hanga, tumawa ng malakas si Exi Wu Wei. Mabuti, napakahusay. Kung gayon ang Exi na ito ay mananatili sa High Heaven Palace mula ngayon. Sana ay maipagkalob sa akin ni Yang Master Yang ang ilang posisyon bilang protector o deacon. Isali mo ako. Inalis ni Shilei ang kanyang mabangis na anyo at sa halip ay nagpakita ng isang nakakabigay puri ng ngiti. Tumingin siya kay Yang Kai at sinabing, "Yang Master Yang, hindi mo maaaring paboran ang isa at diskriminasyon laban sa isa." Tumanggaw si Ying Fei. Ang isang ito ay may parehong intensyon din. Mahigit sa isang dosen ang cultivator mula sa Emperor Realm ang nawalan ng malay. Lalong natulala ang libo-libong cultivator. Bawat isa sa kanila ay nadama na ito ay lubhang hindi makatotohanan at kinwestiyon ang kanilang pandinig. Ito ang tatlong Great Monster King, mga masters na maihahambing sa tatlong Third Order Emperor Realm Masters. Si Yang Kai ay nagtatag lamang ng isang sekta dito at inukit ang tatak ng kanyang sekta. Hindi pa siya opisyal na nagtatag ng isang sekta, ngunit ang tatlong ito ay hindi makapaghintay na sumali. At gusto lang nilang magantimpalaan ang posisyon ng tagapagtanggol o deacon. Mayroon bang hustisya sa mundong ito? Sinong Third Order Emperor Realm Master ang hindi isang overlord sa buong Star Territory? Sino sa kanila ang hindi Grandmaster? Sa ganoong lakas, sapat na para sa kanila na magtatag ng sarili nilang sek. Ngunit ngayon, nagmamakaawa silang sumali sa High Heaven Palace na ito na hindi pa naitatag. Ano ang espesyal kay Yang Kai na ang tatlong cultivator ay sabik na makasama siya?